Hello? Hello? Ah, yes po. Ah, okay po. Yes. Yes po. Yes. Sino po ito? Pakinggan natin guys ang magiging interview kay Mystica ng isang radio announcer. Ah, okay po. Sige, sige. Oh, hindi magandang gabi sa akin ngayon dahil pinapainit nyo na naman ang aking dugo. Stop. Kita nyo yun guys ha. Sinabihan niya na pinapainit na naman daw niya at siya yung dugo niya. Tuloy natin. Ay, naku, kumukulo na. Hindi na umiinit. Kumukulo na kanina pa. Kumukulo na daw yung dugo na. Tulog guys. Patawa-tawa pa ang mukong. Okay, tama yung una. Medyo tama rin yung pangalawa. Okay, yung treatment. Okay, ganito. Yung treatment, okay. First of all, bago sana nila ako kinuha, di ba parang kontrata yun sana eh. Kahit man lang verbal o kung walang written na contract, di ba? Sana sinabi nila, on the 16th, tuloy-tuloy na yun. Hindi eh. Sabi nila na, isuswab test kami, bawal na kaming lumabas. Ang galing-galing niya. Ang galing-galing sumagot. Yan. Yan si Mystica. Hanggang sa kami magkaroon na ng shooting. Since is November 13, supposedly before, pero naging November 16 dahil nga sa nagkabagyo. And then, pagdating ko doon, so ang dala-dala ko ng damit ay good for one shooting lang. So akala ko, asan na, nag-anap na ako ng makeup artist doon, 16 ko eh. Tapos sabi nila, lahat ng mga artist meeting doon sa resto. Sabi ko, meeting? Akala ko shooting, meeting pala. Okay, nandun na ako, meeting. And then, I found out na kinabukasan lang pala, ang start ng shooting, hindi yung date na yun na kami ay nagkaroon ng contact. So, sinabi nila na, dire-diretso na to, so kailangan, wala nang uuwi, ganun ganyan. So, kailangan na, mag-ready na kayo bukas, ganun ganyan, sabi ko, sandali lang. Walang ganun usapan, walang magsabi sa akin. Otherwise, nakapaghanda sana ako ng mga damit ko. Dahil ang dala-dala ko ng damit ay yung shooting na isang day lang, sabi ko. So ngayon, because I don't have any choice, nandun na rin lang ako, at inisip ko rin total, wala namang ginagawa sa bahay, except magmukbang, maglamon, or whatever. So sabi ko, say, okay, probably it is really worth it. So first of all, ang sabi nila, okay, with or without shooting, 5 days kami mababayaran. Pero later on, niretract nila. Ayun siya eh. Alam niyang may shooting, ha? Alam niyang may shooting. Bakit hindi niya prepare lahat yung kanyang mga kailangan? Hindi yung sa kaorasan sa kanya lang naiisip ang masisisi niya guys, yung mga staff. Ayan. Ba talaga 'to eh. Ayan, panoorin rin natin guys. Ngayon, maganda ako. Okay. Ngayon, ilan ba ang shooting ko talaga for 1 week? Oh. Based on this nakarang week, 2 days lang yung shooting ko. So ngayon, I wanted to know, is this really worth it? Kasi yung iniwan ko yung family ko, ako lang inaasahan sa bahay, lahat family ko, mga kapatid ko, whatever, pagkatapos mga aso ko pa, diba? So ngayon, naisip ko, is it really worth it pagkatapos kung ano yung talent ko noong ako'y nag-umpisa pa lang dito sa world of show business? Kailan may hindi tumaas? Eh, tumaas na lahat, pati siguro pang bigti. Tumaas na lahat. Ang talent fee ko never na tumaas. Sabi ko, well, buti sana kung pinataas nila yung talent fee ko. So ngayon, kukunin nila lahat yung oras ko with no pay, at kung kailan ako sila, kung kailan lang ako isasalang, yun lang ang may pay. Ang tanong, ilang shooting ako per week? At hanggang kailan ako mag-i-stay dito na malalakin? Sabi niya, hindi daw tumataas yung kanyang talent fee. Yan, tayo. Paano tataas? Paano nga tataas? E ganyan ka. Ganyan ka. Tsaka, hindi ka na magpasalamat eh. Hindi ka na magpasalamat kasi may kumukuha pa sa iyo para sa isang television set. Pero anong ginawa mo? Ganyan eh. Ikaw pa para kang...
nagpapa-importante. Ayan, isa siya sa nagpapa-importante, guys. Hindi nila siya magpasalamat yung pang ginawa niya. Ayan, ituloy natin, guys. Isa ng family ko. Sabi nila nung una, ah, sige, ano, ibibigay po namin ang answer as soon as possible. Nakaabot na ng 1 week, di ba? Nakaabot ng 1 week, wala pa. Wala akong ginagawa, except yung dalawang naging shooting ko, one-liner lang katulong. Tingnan nyo naman, ako pag kinukuha ako, di ba? Ano bang mga role? Yung mga, at least kahit papano naman, meron naman role na tama-tama lang sa isang mystical, di ba? It's either donya ako, kontrabida ako, drug lord, or whatever, ganun. Dito katulong. Buti pa nung una, nung March, bago nag-lockdown, okay yung banatan namin. Pakinggan nyo muna ako. Bago nag-lockdown, Silong Media ang ka-ano ko. So, ang dami kami mga ka-anohan, di ba? Mga ka-ektikan doon. So, okay lang kahit katulong ka, pero markado ang role, di ba? Eh, dahil itong role ko ngayon, they said na iniba na daw lahat, wala nang Silong sa eksena ko. So, ngayon, inilagay na lang nila ako na parang extra na lang. Naghahanap siya ng, ano, ng... isang magandang role. sa palagay niya, may kukuha ba sa kanya na maganda pang role kung ganyan naman ang style niya? Nakakatawa to, guys. Panoorin rin natin. Oh, which is, I don't mind. Diba? Tinanggap ko, diba? Oh, okay lang yun. Pero, eto, is it really worth it na ilalakin ko ang sarili ko? First is, yung ilan ba yung shooting? Hanggang kailan ba ako? Yung pera ba na makukuha ko? It is really worth it na doon ko talaga ilagay yung sarili ko samantalang I am spending a lot of money dahil magmula nung ako ay pumunta doon, nakagastos na ako ng 22,000 and then compared dito sa dalawa na sinuting ko, mas malaki pa yung ginastos ko kung tutusin. Ha? Every time, pinapapuntangan ako, kailangan talagang gumastos. Of course, kailangan ko ng pagkain, kailangan ko ng grocery, ganyan. So ngayon, yung pinapalabas ngayon sa social media na ang rason ay dahil sa pagkain, that is not the main reason. Well, of course, it became one of those reasons kasi nga naman, noong dinala nila ako doon sa second place, kasi nga naman dahil nga sabi ko, hindi ako pwedeng may ilagay sa isang room na may kasama ako, si Kiray. Sabi ko, I don't like Kiray. Pero, yung privacy ko, importante sa buong buhay ko yung privacy ko. Never ako nagkaroon ng roommate, kahit nung maliit ako, kahit sa bahay ko, kahit sa mansion ko. Maraming tao, marami kong mano, pero may privacy ako lagi. Ito pa kaya, Kiray, hindi ko alam kung anong kategory niya. Hindi ko alam na baka mamaya ang privacy ko may chinchismis na whatever, chinchismis na nga yan si Buwe, whatever, di ba? So ngayon, ako naman, dahil iba yung schedule niya, iba yung schedule ko. So kailangan matulog siya. In every kilos ko, ha, nababalik ko siya na ano siya. So ngayon, in every app ako na ano siya, so sabi ko, okay, I have to be very, very considerate this time. So ako na yung nag-give way, lumabas ako, bumaba ako, para makatulog siya. Pero iniisip ko, ganito ba talaga na I have to suffer? I have to sacrifice myself para lang makatulog siya. Kasi ako yung tao na alam nyo, paggabi, oras na wala namang schedule kinaumagahan, andyan ako nagmumukbang, nagva-vlog, nagla-live, or whatever. Yun ako eh. That's me. That's my lifestyle eh. So ngayon, kailangan kong makausap ang isang somebody para ma-resolve itong issue na to. So iniisip ko pa rin, hindi ako makaka-istorbo ng taga-GMA staff. Total, yung may-ari ng resort na yun, kinuha ako one time noon, way back nung nag-uumpisa pa lang ako, sabi ko, siguro naman, she can consider if I will ask her na mag-ex-deal kami, bigyan niya ako ng extra room, i-ex-deal, ako yung advertise ko siya, siguro, kung ganun ang ano, para hindi na ako manggugulo ng staff, di ba? Pero at the time, wala yung may-ari. So, napilitan sila na kontakin kung sino yung in-charge na taga-GMA. Okay, pumunta. Dalawa, MJ at saka kung sino yung EP. Ngayon, sinabi nila agad na, ay, Mr. Kai, hindi pwede kasi yun talaga ang designated talaga na ano room mo. Tapos si Kiregan, sabi ko, sandali, si Jackie Lubay may ka-roommate. Si Nova Villa. So, kung sino-sino pa yung nabanggit ko na mga ano, meron ba silang ka-roommate? Ay, wala po.
Oh, bakit? Napakahirap ba na ilagay yun lang yung mistika dahil pare-pareho naman kami na mga artista? Hindi ba porke na dahil ang mistika eh ganito na ngayon pagkatapos you don't treat her anymore as like an artist anymore? Bakit yung pa ako kinuha? Eh kung ganun lang pala, ako tinanggap ko na yung role kahit na mababa na lang. Pero kung tatuhin nyo rin ako na napaka-ordinaryo, nakatulong na lang, then I'd rather go. Sabi ko, or dito na lang muna ako magpalipas sabi ng gabi ko, and then bukas I will go. And then mamaya at maya, sabi nila, o sige po, pag-uusapan po namin, at kung meron naman po kami. So bumalik na sila later on, sabi nila, okay Mystica, meron na, pero doon sa kabila. Nandun yung mga staff, 70 staff nandun, ikaw lang maging artista nandun. Sabi, that's fine, that's okay. O, eto na, 70 staff pala nandun eh. Bakit hindi man lang nila maisabi kahit isang tao na, okay, bago tayo pupunta sa shooting, ikaw, you are assigned na bigyan mo muna ng pagkain si Miss Kila. Para hindi siya maiwanan na hindi kumain po, diba? So, nag-ano ako sa GC, asan po ang pagkain ko? Kasi, pupunta na ako sa shooting tapos hindi pa ako kumakain doon. Pero, mahal akong pagkain. That's not the point eh, diba? Yung nakalimutan nila ako, sabi lang, ay, Mystica, wala na kasing staff na naiwan dyan. Kaya, doon na lang sa shooting. Fine! Wala akong problema. Dinala na ako doon ng driver. Pagdating ko doon, wow! Hindi ko dala yung upuan, yung higaan ng mga artista ganun, nasa tent na lang pala ako. Samantalang yung mga iba nandun, may kanya-kanyang kwarto with OCR. Ako nasa tent kasama si Mahal, tapos si Mr. Leo Martinez nandun din. Oh, diba? Ako naman, walang problema eh. Kaya lang dapat sinabihan man lang ako para man lang sana nakuha ko yung aking upuan na yun ang hinihigaan ko. Kasi, kasi yung for example, like yesterday for example, doon ako sa kwarto. Kaya sabi ko, there's no point of getting kung ano yung higaan ko dahil may kwarto naman pala. So I was expecting the same thing that day. Pero dahil then sabi ko, I have to go and get it. Kasi kung hindi, saan ako hihiga? Saan ako upo? Doon na lang sa store. Sabi ko, no. So bumalik po ako. And ang nagiging nito is, I became the cause of delay.